na 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 Pagito ay sumingaw. Wagi mong bading, ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala kong sinasag-asawa, buong haramin aking pinalaanan. Kung isisigaw ng todo at kasama sayaw, hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Duraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito lagi ng iyong sigaw. Di mo kaya kitin sa chismis paniwala. Wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa mata mismong dila. Ako na mumulot pero kailangan di ako magpapasado. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw, hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawal na. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito kasi lang niyang sigaw. Nagkakabang ako, di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon ang kaya ko na gawin. Hanggang kasi lang ang pagkabigay ko na kakagalapirin sa mata. Huwag ka nalang aasa na iyong maintindihan. Subukan mong daanin ang aking nilalakhan na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsigaw na rin ang isip at talino. Sumigaw ka man ng todo. Kung sisigaw ng todo ang kasama sayaw, hanggat umagahin tayo ay malaya, di pa kawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay no pag ganito ang klase ng iyong sigaw. Kung isisigaw ng todo.
Tagalog ka, huwag kang Bisaya, di minakakintindi. Okay. Walang problema, there's no problem. We have to, kwan. Sige. Okay, hello, and welcome sa Russia TV at meron tayong debate na magaganap ngayon. May 4, 2023, alas 8, 16 ng gabi. At ang kanilang pag-uusapan ngayon ay patungkol sa OSAS or One Save, Always Save. At ang since bago sila sa ating platform, no, babasahin ko muna yung kanilang rules and regulations sa gabing ito. So, rule number one natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator, which is ako, ng next question. Rule number two natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So, kung merong tanong na tama or mali, yes or no, sagot muna doon. Yun yung unang lalabas sa bibig nyo. Tapos, saka kayo magpapaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi naman nasasagot ang tanong or wala doon ang sagot nyo, lalong-lalo na sa categorical, meron kayong magpagkakataong magpaliwanag agad, pero 10 segundo lang yung ibibigay ko ng pagpapaliwanag dyan. Bakit nyo hindi sinasagot ang tanong? Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, so syempre ang sagot natin ay parang noun siya. For example, saan mababasa sa Biblia, Bible and verse. So magbibigay tayo ng Bible at verse. So ganun yung mga dapat sagot natin. Rule number 5 natin, sa first hand, doon lang dapat pwedeng magtanong at sa... maingay. Ayan, so sa... Sa ano, sa rebuttal, pwede na kayo magtanong kahit na ano dyan. So sa first time, mga kapatid, kung sinasabi niya na hindi pa niya nilatag yan, next question agad yan, automatic, no objection na yan. At doon na lang magtatanong sa rebuttal. So rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin, syempre may disiplina yan. Rule number 7, bawat scenario ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag at magbibigay na tayo ng hatol dyan. Sa final conclusion, no objection na yan. Rule number 8 natin, hindi pinapahintulutan ang any physical na atake o mga pagbumura na nakasanayan. So, kasama dito, syempre, ang out of topic, mga kapatid. So, rule number 9 natin, no challenge question. Yung mga tanong na kung mabasa ko, talo ka na. Wala po tayong mga ganun, ha? At kahit sumang-ayon pa ang ating kabilang panig, hindi natin papahintulutan yung mga ganun na tanong. So rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate na ito. So meron tayong 10 minutes sa first presentation, 7 minutes sa first cross, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes another second cross ito, at yung ating final conclusion, mauna si negative, mahuhuli naman si affirmative. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit, Bro Ivan? Moderator, clarification lang. Sige bro. Okay ba yung boses ko? Medyo kasi parang may karat-karat dito eh, yung ganun. Okay naman. Malinaw ba yung boses ko doon? Sige. Sige. Salamat. Masang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating... Go ahead. Okay. Ayos. Okay, walang problema. Okay, so yan ang yung ating confirmation. At by the way, ang inyong host at moderator ngayon, Admin Russia ng Russia TV. At bago natin simulan, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpakilala at ano yung kanilang posisyon sa debate na ito. At syempre, ano yung inaasahan nila? Unahin na natin ang ating affirmative. Bro Ivan, baka pwede kang mag-on ng camera. Yes, bro. Din, bro. Baka... Sige, bro. Pakilala ka, bro. Bakit walang mukha itong si... Pastor, ano ba eh? Wala ka bang signal dyan? Mahina ba? Nasa labas ako. Wait lang. Sige lang. Okay. Okay na. Ayan na. Sige. Okay, so magandang gabi mga kaibigan. Ako nga pala si Pastor Ivan Nakua, Shiloh Bible Baptist Church. So bilang affirmative ay papatunayan ko na ang one save is always save ay biblical. So, please, manood po kayo para malalaman natin kung sino talaga ang natuturo. No? Ayun lang po, at maraming salamat.
Okay, so that is a brother Ivan, no, ng Baptist. At syempre, dako din tayo sa negative. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers natin. Ako nga pala si Brother Eugene Gapo, Defensor Katoliko sa membro ng Catholic Faith Defender at Bible Apostolate sa kopre ng Knight of Columbus, Council Number 17367, the Defense of the Catholic Church. Handa po kong sagutin lahat ng mga paratang at inaharap po itong si ano. Maraming salamat na pala kaya Pastor Ivan, ano. Okay, so yan lang po Mr. Moderator at magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat sa mga nanonood natin ngayon. Okay, so that is Brother Eugene ng Catholic ang tatayo bilang negative. So, umpisahan na natin ang ating debate. Inaanyayahan ko lang na mag-share yung ating mga kapatid dyan na nasa live streaming, saan man kayo nagla-live. Alam ko, I think nagla-live din si Brother Eugene yan. Shoutout sa inyong lahat. So, umpisahan na natin ang ating debate. Again, ang topic natin ay patungkol sa OSAS. Ayan. So, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Ivan sa topic niya. Yes, Mr. Bro? Moderator. Yes, bro. You're Eugene. Bro. Bago natin ito simulan, magdasal muna tayo. Pwede. Okay, okay lang, bro. Sige. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Okay, so, okay na, okay na. Si Brother Ivan ba, meron ding request bago natin sumunod? Okay. Okay na yun, bro. Okay na, sige, bro. So, 10 minutes, bro, sa unang pagpapahayag. Sige, sige. Patungkol sa topic mo na OSAS or Once Save, Always Save. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi sa lahat ng mga viewers at lalo na sa iyo, Brother Russia. Maraming salamat. At kay Brother Eugene Gapo sa araw na ito upang kami po ay magkapag-debate. So, bilang affirmative, mga kaibigan, mga friends, at sa mga viewers ay papatunayan ko na ang aral namin about sa USAS or once saved is always saved ay biblical. No? So, yan ay gigibain sa ating kadibate na si Eugene na kanyang papatunayan na ang USAS ay hindi biblical. No? So, tandaan po natin ang ibig sabihin ng once saved is always saved. Hindi po tayo magtatalakay tungkol po kung paano maligtas, no? So, dapat po nating klaruhin, dapat clear po natin na ang once saved is always saved ay saved na. It means ligtas na, no? So, ngayon ang save dito ay may D. So, it means pag may D, yan po ay past tense. Oh. So, sa Greek ay isoso. To deliver from danger doon sa imperno. So, yan po no, ang ating papatunayan ngayong gabi na ang one save is always save ay biblical at turo sa Bible, no? So, once na ikaw ay ligtas, ay hindi na po ikaw pupunta sa imperno. So, yan po ang ating itinig ngayon, no? So, may mga ilang mga premise akong babasahin. So, una, bilang affirmative, ang tupa ni Kristo ay hindi malilipol. Okay, so itong premise ko bilang affirmative ay gigibain no sa ating kadibate na si Eugene Gapo. So ang tupa ni Kristo ay hindi malilipol. Mayroon ba tayong mabasa na ang tupa ni Kristo ay hindi malilipol? Yes, meron. According sa Bible sa John chapter 10 verse 27 down to 28. Okay, babasahin ko.
ang verse na ito ng Bible, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." 28, "And I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." So dito po natin mababasa na ang tupa ni Kristo ay hindi talaga malilipol. No? So ulitin ko, ito'y pamalian or gigibain ng ating katunggali na si Brother Eugene. So napakalinaw na bilang affirmative ay mapapatunayan talaga natin na ang usas, "One save is always saved," ay hindi malilipol. Okay? So mga ligtas na ito na hindi malilipol. Okay. So sang-ayon ba yun ang mga Katoliko dito or mga RCC? Yes, mayroon silang mga doktrina niyan na sila ay sasang-ayon about sa "One save is always saved." And number two, no? "One save is always saved" ay papatunayan ko na hindi ito haka-haka lamang, kundi ito ay biblical at turo sa Bible. Okay, ang number one, ang tupa ni Kristo ay hindi malilipol. According sa John chapter 27, chapter 10 verse 27 down to 28. And sa ikalawa namang tigbo, ang tunay na lingkod ay hindi maiwawala. Okay, so yan ang ikalawang premise ko, stand ko, na bilang affirmative na sabi diyan sa John chapter 6 verse 39. Okay, sabi ng Bible sa John chapter 6 verse 39. Okay, ang Bible nagsabi, "And this is the Father which he hath sent me, that all which he have given me I should lose nothing, but should waste it upon in the last days." So, ayan, no? Ang tunay na lingkod ay hindi maiwawala. Again, so ulitin ko na yan ay gibain ni Brother Gapo na malilipol yung mga ligtas na at maiwawala yung mga ligtas na. Ang tunay na ligtas ay hindi maiwawala. Okay, so another, hindi lang maiwawala, kundi sila po ay hindi nahahatulan. Sabi sa John chapter 3 verse 18. Okay, ito ang sabi sa verse 18 sa John chapter 3. Okay, babasahin ko. Verse 18. "He that believeth in him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the Holy only begotten Son of God." So, yan, no? Hindi maiwawala. At napakalinaw na hindi rin hahatulan doon sa impyerno kasi ligtas na. Okay. So ulitin ko, ha, sa ating katunggali, hindi po tayo mag-discuss dito about kung paano maligtas, about sa mga kambing o about sa mga aso, kundi papatunayan ko na ang save diyan ay ligtas na. Hindi para maligtas, kundi ligtas na. Okay. So another na stand ko, ikatlo, ang kaligtasan ay mananatili. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Verse 9, "Not of works, lest any man should boast." So ang saved dito sa verse 8, yan ay past tense. Okay, so sa Greek word, saved ay zoso. O sa soteria naman, sa define is preserved. So, yan po malinaw, mga kaibigan, mga kapatid, na ang "one save is always saved," no, ay talagang hindi mawawala. No? Ang kaligtasan ay mananatili. Ibig sabihin ng mantili, hindi maiwawala. Hindi malilipol. Okay? So, another, ang katiyakan or iingatan. No? Ang kaligtasan ay iingatan. Sabi ng Bible sa
Jude chapter 1 verse 24. Okay, babasahin ko Jude chapter 1 verse 24. Okay. Thank you, bro. Sabi ng Bible sa verse 24, "Now unto him that is able to keep you from falling and to present your faultless before the presence of his glory with exceeding joy." Yun, napakalinaw. Naiingatan. Sino ang nag-iingat? Hindi tao, kundi ang Diyos. No? So walang kapangyarihan ang tao na maiwala yung kaligtasan dahil hindi naman ang tao ang humawak sa kaligtasan, ngunit ang Diyos. No? Siya ang nag-iingat. No? So yan ay malinaw, naiingatan. At sabi ng Bible sa Romans chapter 8 verse 38 down to 39, dito rin malalaman natin na ang kaligtasan ay hindi talaga maiwawala. Okay. So, yan po no sa Romans chapter 8 verse 38 down to 39. Sabi ng Bible, "For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Iniingatan ng Diyos, no? Hindi yung tao ang nag-iingat sa kanyang kaligtasan. So malinaw na ang once saved is always saved ay napatunayan natin according sa mga verse na ating binibigay. Another, 1 John chapter 5 verse 11 down to 13. Sabi ng Bible sa 1 John chapter 5 verse 11 down to 13. Ito po ang nakasulat sa verse 13, no? "These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." So malinaw, mga kaibigan, na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Okay, maraming salamat, bro. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative, Brother Ivan ng Baptist. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. 7 minutes para sa iyo, Brother Eugene ng Catholic. Your time start now, bro. Tanong. Okay, ma. Maraming salamat, Mr. Moderator, at maraming salamat din kay Mr. Ivan. Ano? Unang tanong ko sa iyo, Pastor, ganito. Categorical na tanong. Alin ang totoong tunay na maligtas? Yaong once saved, always saved, o yaong ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, Ama? Pakiulit po ang tanong. Time stop muna. Ang tanong ko, categorical. Alin ang totoong maliligtas? Once, always saved, or itong ang sumusunod sa kalooban ng Diyos? Objection, Mr. Moderator. Anong objection natin? Affirmative. Mr. Moderator, ang one sip always saved ay hindi yan basihan para tayo maligtas. Yan ay ligtas na. Okay. No? So, ang tanong kasi sa kanya. Okay, okay. Okay, so, yung objection mo, bro, tinatagyan mong sagutin yung tanong ng ating negative dahil merong parang false premise doon, tama ba? Yung pagkaintindi mo sa objection? Opo. Okay. Any counter-objection yes, doon, bro Eugene, or magne-next question tayo? Anong gagawin mo, bro? Ito, counter na lang, ano? Sige. Kasi sabi niya, once saved, always saved, biblical. So kaya nga, tinatanong ko siya kung alin ba talaga ang totoong tunay na maliligtas or mailigtas? Ito bang once saved, always saved? Sila po ba'y tunay na ligtas na? O itong sumusunod sa kalooban ng Diyos? Okay. Alam po, sana yung sagutin niya. Okay, okay. So, ganito. Yung usas. Okay, sasagot na. Sige, okay, bro, bibigyan kita ng 20 seconds, bro, ha? I-on ko lang yung time. Usas daw, bro, Eugene, okay, yung sagot niya. Pasok mo yung paliwanag mo, bro. Okay. Ang usas kasi, no? Yan ang ligtas na, no? Pag masabi tayong ligtas na, past tense na, nangyari na, ligtas na. So ang tunay na ligtas na siya sa yung nagpapatuloy sa mga mabuting gawa kasi ligtas na.
O, hindi ka gagawa ng kabutihan para maligtas, kundi ligtas ka na, gagawa ng kabutihan. Next question, please. Sabi niya, usas, hindi yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Paano kung may mababasa ko sa Biblia na ang totoong maliligtas ay yung sumusunod sa kalooban ng Diyos? Aaminin mo ba na mali yung sinasagot mo na usas? Time stop mo na, bro. Bro Eugene. Master, sir. Wait lang, bro. Sa rules kasi kanina pa, bro. Hindi ko talaga pinapahintulutan yung challenge question, bro. Yung mga tanong na paano kung mabasa ko. Paki-rephrase na lang, bro. Yung hindi challenge question. Rephrase na lang. Oo, sige, bro. Sige. Thank you. Proceed, bro. Ay, ganito na lang. Okay. Sabi niya kanina, usas, hindi yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Babasahin ko itong Biblia. Premise, ano? Ganito. Sa St. Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay magkapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tanong ko, sino bang nagtuturo sa inyong dalawa na tama? Itong si Kristo sumusunod sa kalooban ng Diyos lang ang maliligtas, o ikaw na nagsasabi na usas lang? Mali. Ito ay ang will, no? Ito ang will ng Diyos sa John chapter 6 verse 40. Objection, okay. Objection, Mr. Moderator. Ano objection? Hindi ko sinasabi at tinatanong kung yan by will. Ang tinatanong ko, alin sa kanilang dalawang nagsasabi ng totoo? Yung sinabi niyang usas o yung sinabi ni Kristo na sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kasi pinapili ko sa kanina kung alin ba talaga tunay na maliligtas. Ito bang usas o itong sumusunod sa kalooban ng Diyos? Sabi niya usas. Kaya nga tinanong ko siya, nirepress ko yung tanong, sino ba sa kanilang dalawang nagtuturo ng tama? Itong si Kristo nagsasabi na sumusunod sa kalooban ng Diyos ang maliligtas, o sinasabi niya usas? Yan lang, pili lang siya yung dalawa kung sino sa kanila yung nagtuturo ni tama. Okay, so ang objection ni you, wait lang, bro Ivan, ha? Ang ano niya, bro, doon sa categorical, bro. At I think ready ka namang sumagot, di ba? Sino daw yung tama, bro? Si Jesus or ikaw? Parang ganun. Mr. Moderator. Sige, bro. Counter objection, bro. Okay. Ito yung punto niya, eh. About sa save. Yung kaligtasan namin patungkol sa save. Hindi yun. Hindi patungkol sa amin yung kaligtasan ng save, kasi save na yung ligtas na yun. Wait lang, bro, ha? Bro Ivan, ganito, bro. Ang objections kasi ni Eugene patungkol lang doon sa categorical na dapat mong sagutin. Either si Jesus yung pipiliin mo or ikaw. However, kung wala kang maisagot doon sa dalawa, bro, pwede kang magpaliwanag agad ng 10 seconds. So anong gagawin natin, bro? Pwede ka na yung mag-next question agad. Okay, sige, bro. Anong gagawin natin? Next question na lang. Next question. De, wait lang, bro, ha? Magpapaliwanag daw agad para si hindi na mahirapan. Bro. Wait lang, bro, ha. I think pumasok naman yung sagot na yon. Bro Ivan, magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds, bro. Sige, bro. Sige. So walang ka, hindi niya sasagutin, okay, yung categorical, pero magpapaliwanag siya. 10 seconds na ito. Pasok mo yung sagot mo, bro. Bakit hindi mo sinasagot? Okay. Ito po ang aking classification. Hindi po kami naka-focus sa usas para kami ay maligtas. No, next ang question. One save, I save na yan, next eh. Question, bro. Next question. Okay, next question. Oh, next question. Sabi mo ang usas ay biblical. Malinaw ang sinabi mo yan. Ngayon, natanong ko sa iyo, sinong apostol na nagtuturo na usas? One save, always save. Hindi na mawawala. Sinong apostol nagtuturo? Sagot. Okay, sagot ko. Sa John. No? John. John chapter 10 verse 28. Sabi diyan, "My sheep hear my voice, and I do them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." So dito po si John ay nagsasabi na ang one sheep is always safe. Next question, once bro. Na ikaw ay ligtas na. Next question. Ligtas ka pare. Next question. Sinabi ba ni San Juan
doon sa kinuha mong verses, San Juan, Jesus 38, once, always, save, always, save, sinabi ba ni San Juan o sarili mo lang pag-uunawa yan? Hindi natin mababasa word for word, okay? Pero makikita natin pag ating mabasa natin common sense, at dito malalaman natin na ang eternal life ay hindi talaga napuputor, hindi talaga nawawala ang kaligtasan. Kaya nga, once saved is always saved. No? Next question. So, yan po, malinaw. Next ang question. Once saved, always saved. Next question. Sino ba ang, kanino bang aral ang usas? Ito ba sa Diyos o sa inyo lamang po? Sa Diyos. Okay. Bakit? 1 minute explanation, wala ka na ba? Kasi, dito po sa 1 John, no? Sa 1 John chapter 5 verse 11 down to 13, malinaw po dito na nakasulat na pag mayroon ka na na son, he that hath the son of life and he that hath not the son of God hath not life. These things I have written unto you that believe on the name of the son of God that ye may know. So talagang malalaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan, and that ye may believe on the name of the son of God. Next question. Sabi niya, Diyos, galing ang aral ng usas. Saan sita sa Biblia? Anong verses sa Biblia? Sinabi ng Diyos, usas. Saan? Ilatag mo kasi sabi mo, Diyos. Saan sa Biblia na ipinangaral ito ng Diyos ang term usas? Saan ito? Okay. Mr. Moderator, gusto ko pong i-clarify po. Word for word ba yung hanap mo? Okay. So, bro. Yes, sabi ko, ano, ganito ah. Yeah. Sige, bro, clarification. Sige, sige. Naka-time stop mo na. Clarification na. Sabi niya, galing sa Diyos pala itong aral na usas. Ang tanong ko, saan mababasa sa Biblia na ang Diyos ay nangaral ng usas? Sinabi niya, once saved, always saved. Saan ito mababasa? Anong sitas ito para malaman natin? Bro. Kasi kapag hindi siya nakalatag ng sitas, ibig sabihin, wala. Wait lang. Hindi, wala lang pipulitin. Bro, Eugene, yung clarification dito, bro. Ano ba daw yung hinahanap mo? Yung word by word or yung parang unawa lang kung pwede lang? Yes, word by word. Sinabi talaga word ng word. Diyos kasi sabi niya galing sa Diyos. Okay, okay. So, oral talaga sige, naman sa oral. Okay na yan. Bro, Ivan, okay. Ready ka nang sumagot, bro? Sasagutin ko yan. Yes. Pasok, bro. Yes, mayroon. 20 seconds. Okay. May mababasa ako word for word na usas na iba't ibang verse sa Bible. No, hindi nagkadugtong-dugtong ang once saved is always saved, pero mayroon akong mabasa na once always saved na nagkaiba-iba na mga bersikulo sa Biblia. So, gusto kong mabasahin. O, bigay ko ha. Next question na bro. Ang mga verse. Next question na bro. 20 seconds. Oh, sige, next. Next question. Si Jesus ba'y nangaral ng usas? Tinuro ba ang usas ni Jesus sa kanyang mga alagad? Yes. Nagtuturo. Malinaw po sabi ng Bible, no? Malinaw po sabi ng Bible na si Kristo ay nagtuturo, John chapter 14 verse 16. Okay, John chapter 14 verse 16. Sabi ng Bible sa John chapter 14 verse 16. Next question na bro. And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may be abide. Next question na bro. 30 seconds. Yun, malinaw po. Next question. Okay, next question. Sinabi ba sa John 14 verse 16, sinabi ba ni Kristo na usas, once and always saved, o sarili mo lang pag-uunawa yon? No. No. So kung mabasahin natin word for word doon sa John chapter 14 verse 16, hindi po natin makita word for word. Okay? Pero malinaw po diyan, sabi ng Bible, "And I will pray the Father that he shall give you another comforter that he may be abide with you forever." Yung forever dyan, may hanggan ba yun? Oo. Time na bro, time. Wala. Wala eh. Time na bro, time na bro. Okay, so dyan natatapos ang 7 minutes. Next question. Time na bro, 7 minutes time. Ah, sige. So dyan natatapos ang first cross ng ating negative. At syempre, dako tayo sa ating first presentation ng negative. Pero bago yan, shout out pala. Clarification, Mr. Moderator. Clarification lang, moderator. Pagkatapos ng stand ko dito, magtanong siya, no? Yes, yes. Mayroon pa bang second stand? Yes, rebuttal, bro. Meron.
Ah, sige, sige. Another, para mas maklaro. Another 10 minutes yun. Tapos 7 minutes din yung second cross doon. Mm, sige, sige, sige. Okay, so, bago natin simulan yung ating yung first time mo, bro. Shoutout muna dito sa ating live viewers. Meron tayong halos 60 live viewers. Maraming salamat si Danilo Herrera. Sabi niya, Psalm 62 verse 1-12, ang kaligtasan ay si Kristo at hindi bagay. Sabi naman ni Erickson Aleria, sino lalaban sa akin kung ano ang nauna? Iba to, itlog or manok daw. Ayan. So, sabi ni Erickson Aleria, friendly debate daw. At sabi ni Derber Reder, banat bro. Ayan. So, sabi ni David Jefferson, once saved, always saved is biblical term like the Trinity. At shout out din kay Arlan Cuento, kay Akder Akang. Ayan, ligtas na, so pwede na pala kahit magkasala pa. Ha ha ha. Shout out din kay Latosa Garnado Kenneth Peter. Ha ha, wala na, hindi pala makapagligtas ang OSAS. Tapos na ang usapan, tapos na ang debate. Unang tanong pa lang, wala na. Shout out din kay MJ Kaligud. Lampaso na si OSAS. Sabi ni RJ De La Cruz, bawal po yung kung may babasa. Ayan. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Hinirapan naman yung tanong ni Bro Eugene. At sabi ni Raymond, yung ligtas na nandun na yan sa langit. Bakit nasa lupa pa yan? Ayan, so shoutout sa lahat ng nasa sa ating nasa live. At dito na tayo mga kapatid sa ating first presentation ng ating negative. 10 minutes ito, Brother Eugene ng Catholic bilang negative, your time start now. Salamat Mr. Moderator at saka kaya Mr. Ivan ano. So, ito pong sinasabi niyang OSAS, once saved always saved ay biblical, that is wrong. Ika nga yung sinasabi ko, fiction. You know what is fiction mean? It only exists in the mind but not in reality. Kung sa Bible scholar po itong pag-uunawa nitong atong pastor ng katunggaling Baptist, ito po tinatawag nila na accommodated sense. Ano po itong accommodated sense? Isang pag-uunawa ng siya yung gumawa ng doktrina niya, ini-influence siya niyang Biblia. Not the Bible, influence his doctrines or their doctrines. Oh, di ba? Tinanong ko siya, kaninong aral? Sabi niya, sa Diyos. Saan binanggit sa Diyos? Wala, mayroon lang mga verses na pinagtatagpi-tagpi ko lang. Oh, wag ganun. Dahil hindi po ganun. Kailan ang aral ang mga apostolis ng USAS? Wala. Di ba? Nung tinanong ko siya, anong unang tanong ko? Nag-object agad, ano? Ito. Alin ang tunay na maliligtas? Yun bang sumusunod sa kaluluwa ng Diyos? O yung USAS? Sabi niya USAS, mali pa lang si Kristo. Si Kristo na nga nagsabi. St. Matthew chapter 7, verse 21. O ano? Babasahin ko itong Biblia para mas malinaw. Sabagay, patas mo naman oras ko. Ito sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Ayan o, dito pa lamang na tekstong ito, dito pa lamang sa sitas na ito. Wasak mo yung usas niyo. Alang usas. Dahil kapag sinasabi niyong usas, once saved, always saved, mali po yan. Hindi po biblical yan. Sa mga verses na inilatag nga, naglatag pa nga siya, ito sinulat ko. John chapter 6 verse 39, itong Romans chapter 8, 38, 39, John chapter 10, 38, ito pa binanggit niya, John 14, 16. Wala namang nababasa dyan, usas. Wala. Diba, yung sinabi niya, usas talaga, once saved, always saved na yan. O ngayon, matapos tayong tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo, matapos si Kristong nagpapako sa krus, tayo na ba'y ligtas? Yes. O kasi tinubos na niya tayo, di ba? Ligtas na tayo. E bakit nagkaroon pa ng bautismo kung tayo ligtas? Ang sabi pa nga niya sa kanyang mga lagad, dumako kayo sa buong mundo at bagabautismohan ninyo sila. Di ba? See? Bakit may bautismo pa kung kailangan ligtas na tayo? Kapag kasi sinasabi natin tayo na po'y ligtas, that is what we call sin of presumption. Yung nagki-claim ka, you are claiming na you are already saved. Mali po yan. Dahil po, taliwas po yan sa aral ng mga apostol. Libro Hanon 9:27.
Hebrew chapter 9 verse 28. Ano sabi? Sa Biblia. Basahin natin yan. Sabaga, nagigit ko namang oras. Mahaba pa. O ito, basa. Kung oses, kailan tayo namamatay? Sabihin natin, ligtas na tayo. Ayan o. 9:27. Ito yung bagit sa Biblia. Ayan. Lain natin ito. O, asan ba ito? 6:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghukom. So kailan kayo namamatay? At sabihin ninyong ligtas na kayo. So ibig bang sabihin kapag ligtas na tayo, pwede na tayong gumawa ng kasalanan dahil ligtas na tayo. Pwede na tayong gumawa ng katuwalian, pwede na tayong gumawa ng kasamaan dahil ligtas na tayo. Pwede alam. Doon sa St. Matthew chapter 22 verse 1 hanggang 14 po, kung di nyo alam yung parable sinabi ni Kristo, nakapasok na nga yung langit ha, umatin pa nga ng kasal. Eh bakit pinapalabas? Kung once by always yun, panis yung usas nyo. Diyan pa lang panis na. Di ba? O ito, yan pa nga, marami sa akin o, ito, sinasabi ni Kristo, you know, makinig kayo, yung mga Baptist na nakikinig. Panis na yung usas nyo. Ito ha. Sa araw ng paghukom, marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami at nagpalayas ng demonyo at gumawa ng mga himala? O si? Ito, naniniwala ko kay Kristo. Nagpalayas pa nga ng demonyo eh. Gumawa pa nga ng himala eh. Pero ang ginawa ni Kristo, hindi ko kayo nakikilala. Diba? Hindi ko kayo nakikilala. O, diba, sabi, malino nga sabi ni Kristo yan, no? Sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga magawa ng kasalanan. See, hindi nga kilala ni Kristo. Nananampalataya yon. Gumawa pa nga ng kababalagan eh. Gumawa pa nga ng himala. O ano ito? Saan ang usas niyan? Ha? Saan ang usas? Walang usas, pre. Walang usas, pre. O ito. Basa doon sa Roma chapter 8 verse 24. O, sabi ni Juan, ni Apostol San Pablo doon sa taga Roma, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino bang umaasa sa nakikita, hindi pala pag-asa to usas nyo. Yung nagsasabi na ligtas na kami, ito na yung pag-asa namin. Oh, wala. Hindi pala pag-asa, sabi ni San Pablo. So, panis yung usas nyo. Si San Pablo, nangaral ba sa mga tao? One save, always save na. Kaya gumawa na kayo ng kasalanan dahil sa bagay, ligtas naman kayo. Oh, di ba? Yeah, you're free now. You make wrong. Oh, gumawa kayo ng katuwalian doon. Total, sa bagay, anyway, ligtas na kayo. Tapos na tayong pinako. Pinako na tayo ni Kristo. Si Kristo, nagpapako na ng krus. Ligtas ay wala na. Bakit nag-institute pa si Kristo sa loob na sibahan niya na ang bautismo? Yung mga sakramento, kaso lang, wala kayong sacrament of yung confession, wala kayo nun. Yung inyo lang is bautismo. Di ba, bakit may bautismo pa kung usas? Di ba? Oh, gusto ko sana itanong ito kay pastor na ikaw bagay ligtas na. Pakisabi niya, oo, na malaking problema yun. That's the biggest problem. Eh, according ni San Juan, na yung mga taong nagsasabi sila po'y ligtas na, ay, aba, ito'y sabi niya, 1 John chapter 1, verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. See? Pinangaral pa nga ni San Juan eh. Kasi yung mga nasasabi, ako marami akong na-encounter, yung mga pastora, in personal, sabi na, kami na po'y ligtas dahil once if always save. O yan o. Kapag ligtas kayo, ibig sabihin, wala kayong kasalanan. Ano yung sabi sa verse 10? Ito, babasahin natin itong verse 10. Kung sinasabi natin hindi tayo magkasala, ginawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ginawa niyong sinungaling ang Diyos nito eh. Ginawa niyong ututo ang Diyos. Dahil sinabi niyo usas, wala namang aral ang Panginoong Diyos na usas at wala rin pangaral ang mga apostolis na usas. Di ba? Oh, salamat, Mr. Moderator. You cannot find even single verses na nagsasabi, usas
Saan yan? Anong bersikulo? Wala po. Pero may nauunawaan tayo. Tagpi-tagpi nga po eh. O gusto mo, babasahin ko. Kahit babasahin mo pa buong Biblia. I don't believe that one. Yung mga sinabi mong usas. I believe the verses that you are going to read. But I don't believe your understanding regarding about usas. Because usas is not biblical. That is your own only interpretation. Own only understanding. Do not blame the apostle. Do not, huwag mong idamay ito mga apostoles mo. Idamay ito si Kristo. Sabi ni Kristo, usas ba? Wala. Oh. Noong matapos si Kristo, nabuhay siyang maguli, sinabi ba sa kanyang mga alagad, total sa bagay, ligtas na kayo. Oh, ako'y humayo na ng langit, huwag na kayong magbabautismo sa isa't isa, total, ligtas naman kayo eh. Diba? Ginanong ba ni Kristo? May sinabi ba siya doon? Wala. Panis yung mga usas yun. Lucas 3:9. Ano kasaad doon? Yung mga sanga, puputulin ng hindi namumunga. Nakakalamit na nga sa punong kahoy, puputulin pa. Ayan, saan ba yung sinabi niya usas? Panis, ayan o. Oh. 1 Peter chapter 4 verse 18. Ano yung sabi sa Biblia? Ha? Nahihirapan ng maliligtas itong mga taong. Ha? Mga mabubuti. Ano pa kaya't itong hindi naniniwala na may Diyos? O ayan, babasahin natin ito. See? Nahihirapan pa nga yung mga taong mabubuti maliligtas. E saan ba yung usas niyo? Walang usas. O ito, babasahin ko muna ito sa bagay. Sikat sa may kwan. Natitira. 4:18. Ito na lang. Palas. Ito sabi sa Biblia. Tulad na sinabi ng kasulatan, kung ang tao'y matuwid ay napakahirap maligtas. Eh? Ano pa kaya ang hinihinat na ng mga nakasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Oh. Maraming salamat, Mr. Moderator, at magandang gabi po. Handa na po kong sagutin lahat ng mga katanungan ni Mr. Okay. Ivan. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative, Brother Eugene ng Catholic. Moderator, yes. Sandali lang. Magbasa ka muna ng comment kasi kukuha muna ako ng tubig, ano? Okay, so hintayin natin yung ating negative. So, shoutout pala. Mamaya, magbabasa ako ng comment. Pero shoutout na lang kay MG Kaligid. Tama ba? Jen Ray Pelere. Ayan, shoutout din kay Seven Angels. At shoutout sa mga nasa live natin. Meron tayong halos 70 live viewers ngayon. Napaka-active ng ating mga nagko-comment. Ayan, maraming salamat kay Raymond Canales, kay Erickson Aleria, kay Amy Alfonso. Shoutout sa inyo. Mamaya, babasahin ko kay Bro Ruel, ng aking kaibigan na SDA. Ayan. maraming salamat sa panonood. Siyempre, mamaya isa-isahin ko yung ating mga tropa dito sa ating room. Ayan. So, okay ka na, Bro Eugene? Go ahead. Okay, so, Brother Ivan, 7 minutes para sa yung unang pagtatanong, Bro. Your time start now. Yes. According to Matthew chapter 7, 21-23, yan ba ay, ang anak ba ng Diyos ay nakilala, yes or no? Ang anak ba ng Diyos ay nakikilala? Yun ba yung tanong mo? Yes. Time stop. Okay. Ang anak ng Diyos ay nakikilala. Tama naman. Next question. Ano po? Pagkilat pa? Pakiulit daw yung sagot, Bro Eugene. Yung yes or no? Sabi niya, ang anak ba ng Diyos ay nakikilala? Yes. Oh, nakikilala. Okay. Yes daw, Bro. So, ayon sa sagot mo ay yes. Dito ba sa Matthew 7, verse 21-23, yan ba ay anak ng Diyos dahil hindi nakilala? Yes or no? Anak sila ng Diyos dahil sila po nakikilala ng Diyos at sila po kumikilala ng Diyos. At hindi naman sinasabi doon usas. Walang usas dyan. Walang usas. Next question. Okay, ito yung sagot ang tanong ko. Una, sabi mo, yes, nakilala sa Diyos ang kanyang mga anak. Tapos ngayon ay nakilala, no? So, bakit dito sabi sa Bible, ang Diyos na mismo nagsabi, hindi ko kayo kilala? Aaminin mo ba na ang sagot mo si Kalawa ay mali? Yes or no? Hindi naman nagkamali. At sinabi ng Diyos na hindi siya nakakilala doon sa mga taong nagpapakilala na sila. Time stop muna, Bro Eugene. Objection, Bro Ivan. Ano yan?
may kategory po yung ano ba yung tanong, okay. Yes or no? Yes or no. So pakiklaro lang daw bro Eugene yung yes or no okay. Mo bro. Pakiulit ang tanong, pakiulit ang tanong. Sige, pakiulit mo na bro Ivan, okay. Naka time stop naman yan. Sige bro. Okay, i-construct ko ha. Sabi mo kanina na ang anak ng Diyos ay nakilala niya. Tapos ngayon naman ay nakilala sa Diyos yung nagsabi ng Panginoon, Panginoon. Sabi ng Panginoon diyan, hindi ko kilala. Alin ba yung tama mong sagot? Yung unang sagot o ikalawang sagot? Okay. Parehong tama. Ganito, explain ako no. Yung sinabi kong anak ng Diyos na kikilala, yun yung tunay na mga anak ng Diyos na kumikilala. At bro, yung pinanggit doon sa, lang, bro, sa Biblia, nasa bandang huli. Ay. Wait lang bro ha. No. Bro, Brother Ivan, ito kasi bro, bakit ako nag-post bro, doon sa categorical mo na pinapaulit ko. Pero okay. Yung una kasi bro, yung yes or no. Pero ngayon, parang another question siya. Kasi naka-time stop siya bro ba? So i-resume ko lang yung time na ito bro, kasi parang another question mo ito. Okay, pasensya na. Pasensya na dahil na interrupt si Eugene na, kasi ang ano ko talaga doon yung yes or no lang eh. Pero ngayon kasi parang naibay na yung sa categorical mo bro Ivan ba. So pakiulit yung ano mo bro, yung kanina na tanong mo, pero naka-time resume ito. So pasok bro. Okay. Sige bro. I-construct ko balik. Sige bro. Ang sagot mo kanina ay yes. Go ahead. Ay kilala ng Diyos ang kanyang mga anak. Tapos sa ikalawang tanong, sabi mo, kilala din, no? Pero ang tanong ko dyan, according sa Matthew chapter 7, 21 to 23, yan ba ay mga false prophet? Yan ba ay kilala ng Diyos? Yes or no? Yes or no? Yan po ay hindi kilala ng Diyos dahil sabi mo nga sa tanong mo, yan ay mga false prophet at kasali ka na doon. Dahil ikaw ay sumasampalataya daw ng Panginoon at hindi naman kinikilala ng Panginoon dahil ayon po sa St. John chapter 10 verse 16 na yaong tupa na kanyang dadali ni Kristo sa kulungan, that is the next Catholic question. Church. Next question. Hindi po kayo. Next question. Okay. Sabi mo, mga false prophet, ang kanina, yes, kilala niya. So, alin yung tama mong sagot? Yung false prophet na anak ng Diyos na kilala niya? Yes or no? Ang tamang sagot, itong una kong sagot, tama yun. Dahil yung mga anak ng Diyos, yan po yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Okay, unahin natin yes yung objection. No? Oh, another categorical ito bro Eugene, kailangan talaga madinig niya yung yes or no mo muna bro bago ka magpaliwanag bro. So, meron ka counter objection doon bro? Ready ka nang sumagot or magpapaliwanag ka kagad? Ano pakiulit na tanong, pakiulit na lang. Sige, pakiulit na lang daw. Naka-time stop naman yan. Construct ko brother. Sige. Brother Russia. Kanina, sabi mo kilala ng Diyos. So, ang tanong ko kanina, yung mga false prophet ba kilala ng Diyos? Sabi mo hindi. So, alin yung tama mong sagot? Yung ikalawang sagot o ngayon yung ikatlong sagot? Yung pangalawa, yung una at saka yung pangalawa, yan yung tama. Okay. At yung pangatlo naman, yung sinabi kong false prophet, tama naman yun na hindi kinikilala ng Diyos. Dahil nga, sinasabihan sila ng Diyos na hindi ko kayo kilala dahil hindi sila sumusunod the will of God. They're not follow the will of God. That's why. At kung babasahin mo buong text yan, topic natin usas, wala pong usas pre, walang ganun. Next question. Okay. Nandang yung tanong. Okay. Ang save ba dyan ay nawawala? Yes or no? Yung save, yung ligtas na, nawawala ba yan? Yes or no? Saan mo na ito ko ito sa kuan sa St. Matthew? Time stop. Bro Eugene. Clarification lang. Clarification dito ka sa akin ha. Clarification. Sige bro. Anong clarification mo bro? Sa yung tinatanong niya saan ang si nawawala? Saan ba niya tinutukoy doon ba sa St. Matthew chapter 7 verse 21 to 22? Okay. So itutukoy. Yes. Kasi sabi mo anak ng Diyos. Okay. So okay na yun bro Eugene, ready ka nang sumagot sa yes or no bro?
Ah, sige. Pakiulit ng tanong. Sige, pakiulit na lang yung tanong, bro Ivan. Naka-time stop ulit yan, bro, ha? Okay. According sa Matthew chapter 7, dahil yan, sabi mo kanina, ay anak ng Diyos. Yan ba ay napuputol? Kung anak ng Diyos? Yes or no? Napuputol ba daw? Yes or no? Napuputol yan kapag ikaw ay gumawa ng katiwalian at gumawa ng kasamaan at sumasama sa mga wala ng lupita. Bro, Eugene. Wait lang, bro. Wait lang, bro. Napuputol. Mapuputol. Wait lang, bro, ha? So, objection ni bro Ivan. Again, yung ano yan, bro Ivan, no? Yung talagang, banggitin mo talaga yung yes or no mo, bro Eugene, before ka talaga magpaliwanag, bro. Or, magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds kung hindi mo mabanggitin. So, ano yung sagot natin, bro, doon sa yes or no? Okay. Yes, napuputol okay. Yan. Yes, ha? Yes, napuputol yan. Kapag ikaw ay sumasama sa mga bulaan na propita na yung binanggit ni Kristo sa St. Matthew chapter 7, verse 22. Kaya nga, useless yung pagiging anak ng Diyos mo kapag ikaw ay lumabas sa simbahan at sumasama sa mga bulaan. Wala. Kaya nga sinabi ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Sayang naman, sana. Next question. Okay. Aware ka ba na ang topic natin ay once if always safe ay ligtas na yan? Yes or no? Aware ko sa topic mo pero hindi yan biblical. At walang Kristong nagtuturo ng time stop na bro Eugene. So another objection ito ng affirmative. Yes or no? Okay. Bro Eugene, agad ito bro. Need mo talagang sumagot ng yes or no muna bro bago ka talaga magpaliwanag. Need niya talagang madinig yun. Yes. Nagsagot ako, yes. Okay, yes. Awit ako. Sige, pasok mo yung paliwanag mo bro. Oh, explain ako ha. Sige, 20 seconds. Explain ako. Oh. Yes, awit ako sa topic natin, usas. Yan nga, walang mababasang usas sa Biblia. Yung apostol hindi nagtuturo, si Kristo hindi nagtuturo, yung Diyos hindi nagtuturo ng usas, yung Diyos Ama. I don't know kung saan mo napupulot yung usas mo. Next question. Okay. According sa ginamit ko kanina sa premise, yung eternal life ba ay napuputol? Yes or no? Yung sinabi ni Kristo na eternal life, yung ba yung tinanong mo? Objection. Pagsagot po, yes or no? Clarification. Okay. Ha? So, ganito. I-clarify natin muna kay Eugene. However, bro Eugene, kung hindi mag... Man. Oh. Okay, so however, bro, ititingnan natin yung ating affirmative kung ika-clarify pa niya. Pero kung magre-retain siya sa tanong niya, talagang sasagot ka dun, bro, or ano. So, bro Eugene, ano yung clarification mo ulit, bro, sa kabilang panig? Wala na eh. Balik niya tanong. Paki-ano okay. Na lang daw yung tanong. Naka-time stop yan ulit bro. 2 minutes and 15 seconds. So, sige. Bro Ivan, ano yung tanong ulit bro? According sa premise ko kanina sa John chapter 10 verse 28, yung eternal life ba dyan ay napuputol? Yes or no? Eternal life ba daw? Yes or no? Napuputol ba daw? Yung eternal life, hindi mawawala at hindi mapuputol ang eternal life. Sino ba yung eternal life? Si Kristo! Oh, puputulin mo si Kristo, eternal life yan. Oh, hindi mapuputol yan. Pero yung mga tao na nag-avail ng eternal life, kapag hindi nila yan ginagamit ng tama at gumawa sila ng katwalian, mapuputol yan dahil sa kasalanan. Kaya nga si Kristo, nag-institute siya ng bautismo. Nag-institute siya ng sacrament of confession sa aming mga Katoliko. Kaya next wala. Question. Next question. Saan sa Biblia word for word na mawala ang kaligtasan sa New Testament? Word for word. Saan sa Biblia word for word sa New Testament na mawala ang kaligtasan? Sagot? Again, ito sagot ko. Birbatin yung inanap mo, walang mababasa yan word for word ha, dahil hindi po prinsipyo sa Biblia na i-word for word mo talaga. Walang ganun pre. At saka sinabi sa Biblia, bakit ako mawawala? Dahil kapag gumawa ka ng kasalanan, ay mapuputol yan. Dahil hindi po ibig sabihin na kapag ikaw po ay gumawa ng kasalanan, ligtas next ka pa rin. Next question. Baka hindi natin alam, hindi tayo makapasok next ng lahat. Next question na bro, Eugene. Revelation 26. Next question. Okay. Ito last yung tanong ko. Tama ba si Kristo sa John chapter 6 verse 39? Na mayroong ang tunay na lingkod
ay magkaroon ng kaligtasan o mananatili? Yes or no? Yes, magkaroon ng kaligtasan, mananatili. If, yes ha, magkaroon ng kaligtasan, if mananatili. Kapag hindi ka nananatili, that's why sinabi ni Kristo, hindi ka po maliligtas. St. Matthew chapter 24 verse 13. Kapag ikaw po ay hindi nananatili, wala ka pong kaligtasan. Kaya hindi pasado yung usas mo. Next question. O yan nga. Sa John chapter 6 verse 39 na mayroong if, yung sabi mo, saan sa John chapter 6 verse 39 nababasa? Wala. Na may kondisyon. O, saan daw? Naganap siya. Walang mababasa nga, kaya nga, walang mababasa daan kasi kinukonekta ko yan doon sa ano? Time. Sa St. Matthew chapter 24. Time na bro, time na bro. Okay, 7 minutes running time yan. Ayan. Okay, so dyan nagtatapos, ang first part ng ating debate. Siyempre, shoutout muna dyan sa ating nasa live. Basa muna tayo. Pulsahan muna natin ang ating nasa comment, mga bro. Sabi ni Pastor Dino Diaz, yung una daw niyang sagot, tama daw yun. Ha, ha, ha. Sabi ni Jerome, si Renio, itong si Eugene talaga, di man lang pinag-aralan ang mga talatang kanyang ginamit. Shoutout din kay Erickson Aleria, pataka rag-verse-verse ni si Eugene. Uy, dayon, idaan niya sa lakas ng boses. Bugol naman ang aral. Ayan. Shout out din kay RJ De La Cruz. Eugene, bautismo pa lang makakaligtas para sa'yo. Aral ng demonyo yan. Shout out din kay Marlon A. Gonzaga. Tulungan mo Dino Diaz yung baptismo. Shout out din kay Neng Rojas. Haka, uy, ang mga question. Walang buhay. Shout out din kay Jerome Serenio. Ayan, kanina to. Shout out din kay Dennis Salgueya. Salgaya, magandang gabi bro Russia. Ayan, magandang gabi din bro. Kay Derder Reader Pueblo, luuya sa kalaban ni bro Eugene. Shoutout din kay Seven Angels, kumbati bro Eugene. Ang osas, iya sa yawa nga doctrina. It's okay to lie, it's okay to murder. Bisan sa bilibid prison ning tuo na sila ni Kristo, pero luwas na ba sila sa ilang sala? Actually, marami tayong mga Bisaya na mag nagko-comment, so siguro i-ano nyo na lang, i-translate nyo na lang dyan. Shoutout din kay Dennis Algea, watching from Cagayan de Oro. Ayan, silingan mo yan eh. Shoutout, Dennis. Kay Christy, yes or no lang ang tagal. Ayan. At Spiritus sa Kamaturan, shoutout, haha, unsa man ang dibatihan na ang kategorikal, unahon ang bulala. Klaro na kayo na yes or no, walay klaro na. Shoutout din kay Feb Fuentes, kaluoy ba sa osas? At kay Latosa, pag sinabing save, ligtas na talaga. Ang mga na-save ni Kristo, dinadala niya sa langit. Kaya nga save na, pero bakit andito pa ang mga osa sa lupa? So, sabi ni Christina, go, 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 Pastor. So, mahaba pa to, marami pa to. Dako tayo sa rebuttal. Another 10 minutes ito. At again, ang ating topic ay patungkol sa osas. At Brother Ivan, 10 minutes rebuttal, bro. Your time start now. Okay, maraming salamat, Brother Eugene, sa sagot mo. Kanina, may sinabi ka kanina na verb team. Ibig sabihin, hindi kailangan ang word for word para ma-prove na nawawala yung kaligtasan. No? So, kanina, hinahanapan mo ako ng word for word na yung one sequel yung save ay sa isang talata. No? Pero kanina, tinanong kita, mayroon bang nababasa na one sequel nawawala ang kaligtasan word for word? Tanong mo sa akin, ang sagot ko sa akin, verbatim. No? So, no need na talaga yung word for word. Ikaw na nagsabi. No, ngayon, makikita natin mga kaibigan na ang one sheep is always sheep ay talagang hindi nagigiba sa ating kalaban. Bakit? Bakit ko nasabi? Dahil ang one sheep is always sheep ay ligtas na po yan. No? Tandaan po natin, hindi po parte yung bautismo sa kaligtasan. No, hindi po tayo nag-topic natin na maliligtas lang. Hindi po tayo nagka-topic diyan na mailigtas, kundi ligtas na, no? Ligtas na. So ang ligtas sa save ay zuzo to lead, to deliver from danger sa nanggaling sa impierno, no? So yang po bilang affirmative na papatunayan ko. So ang one save is always save, talaga na hindi nawawala yung kaligtasan. No. So yan po ay malinaw na hindi natatahan ang ating mga verse kasi gusto niya kanina
sa mga nilatag natin ay word for word na hinahanap natin sa isang talata. Now, dito natin makikita mga kaibigan na ang once saved is always saved ay biblical, no? So, ang once according po sa Hebrews chapter 9 verse 28, no? So, Hebrews chapter 9 verse 28. Babasahin ko po para malinaw natin na ang once saved is always saved ay nasa Bible. Turo po ito, no? Hebrews chapter 9 verse 28. Babasahin ko po dito na mayroon talagang usas, no? So, ito po Hebrews chapter 9 verse 28. Sabi ng Bible, so Christ once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall be appeared the second time without sin unto salvation. So tandaan po natin diyan mga kaibigan na ang salvation diyan ay sa Greek word ay soteria. Ang definition po niyan ay preserve. So it means yung once, no? Once talaga, ligtas ka na, hindi ka na pwede naligtas ka, nawala yung kaligtasan. Kaya once saved is always saved, no? Once saved, once na ikaw ay ligtas na, anak ka na ng Diyos, ay anak ka na talang Diyos talaga. Kaya nga sabi ng Bible, ang definition diyan ay preserve, no? Preserve. So dito naman sa Acts chapter 2 verse 21, no? Ang Greek diyan, no? Makikita natin diyan ang Acts chapter 2 verse 21. Okay. So ating babasahin para maniwala siya na ang once exclusive ay turo talaga. Sabi ng Bible sa 21, it shall come to pass that whosoever shall call upon in the Lord shall be saved. So ang saved diyan ay sa Greek word ay zuzo. So it means preserved na naman sa definition. Preserved, no? So napakalinaw po mga kaibigan sa Acts chapter 2 verse 21 na ang once sa Hebrews 9:28 mayroon once, at dito naman sa S always save, no? Always save, no? So Greek word ay zuzo. No? So ang yan po ay malinaw. Yan po ay malinaw. Sa Philippians naman, no? Sa Philippians chapter 2 verse 12, sabi ng Bible, work out your own salvation. So malinaw po yan, hindi po nakalagay yan, work for. So kung i-apply po natin ang Greek, ang grammar sa English, pag sabi natin work for, tatrabahuin mo yung kaligtasan para ikaw ay maligtas, no? Pero ang sabi diyan sa Bible, sa Philippians, work out, it means kung ikaw ay ligtas na, it means isa buhay mo yan, no? Ang kaligtasan, no, the time na tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay ligtas na. So ang good works is magbubunga yan, no? So mali yung paratang mo kanina na pag once saved ka na is hindi ka nang gagawa ng masasamang bagay, no? So mali po ang tanong na iyon, brother, kasi sabi ng Bible, no, work out your own salvation, it means ipakita mo talaga na ikaw ay ligtas, no? So yan po malinaw, no? At sabi naman ang saved diyan ay sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are received through faith, no? So ang saved na naman diyan ay zuso pa rin, no? So yan po ay malinaw na talagang hindi talaga nawawala, kasi past tense yan, eh, no? Pag ibig sabihin ng past tense, alam naman natin na nangyari na, hindi pa lang bibigyan, kundi nangyari na, no? Nangyari na, ligtas na yan, eh. Okay. So yan po malinaw mga kaibigan na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ulitin ko, pagka ay ligtas na, ikaw ay anak na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos, sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12, no? But as many as receive him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So yung once diyan, yung once ay saved na yan, no? Pag ibig sabihin ng saved, no, ikaw ay ligtas na, ikaw ay may roon ka ng buhay na walang hanggan. Yun ang ibig sabihin ng saved, hindi para maligtas kundi ligtas na. Yan po, Brother Eugene, no? So hindi ka nakagiba sa king's stand, sa first stand natin sa premise, dahil hindi ka
nakagasgas man lang, no? Yung assumption mo puro ay kung ligtas na, pwede nang gagawa ng masamang bagay, no? So, ito po ang topic natin, save. One sheep is always saved. So, just sa John chapter 1 verse 12, anak na ng Diyos. Now, mamaya, bibigyan mo ako na pag ikaw ay anak na ng Diyos, maari ka bang maging anak ng Diablo? No? Kung mayroon kang talata niyan, nababasa na once na ikaw ay ligtas na, anak ka na ng Diyos, no? Ikaw ay hindi na maging anak ng Diyos. No? Kung mayroon kang babasa, no? At dito, yung saved yan, ay sa Romans chapter 8 verse 16 down to 17, diyan po ay malinaw na once na ikaw ay saved, hindi lang kay anak ka na ng Diyos, may nagkaroon ka ba ng tagapagmana, no? So sino lang yung ang makapagmana? Ang makapagmana lang diyan ay yung mga anak ng Diyos, no? Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6 verse 10, no? Ano yung pagmamanahin, no? Yung mga ligtas lamang ang makapagmana, no? So yan po ay malinaw na ikaw ay anak na ng Diyos, at pag ikaw ay anak ng Diyos ay hindi ka na malilipol, no? So yan po ay malinaw. So dito naman sa Ephesians chapter 1 verse 13 down to 14, ito pamalian mo, no? Wala kang mababasa sa New Testament na ang Holy Spirit ay naiwawala or nawawala. Kahit yung mga tao na sila ay lalayo sa Diyos, wala kang mabasa na ang Holy Spirit sa New Testament ay naiwawala, no? So sabi ng Bible sa Ephesians chapter 1 verse 13 down to 14, sabi ng Bible, in whom he also trusted after that he heard the word of truth, the gospel of salvation, in whom also after that he believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possessions unto the praise of His glory. So, yan po ay malinaw, mga kaibigan, na ang worship is only saved ay napatunayan talaga natin na hindi nawawala ang kaligtasan. No? Ulitin ko, hindi po tayo nagtatapik dito para maligtas, kundi ligtas na po yan. No? Hindi pa, hindi talaga na apektuhan ang ating premise. No? So, ang Greek diyan sa earnest ay arabon. So it means deposit security. Yan po ay malinaw, no? So yan po ay malinaw. At dito naman sa John chapter 10 verse 28, nakalagay diyan eh eternal life. May eternal life ba na napuputol? Oh, katagan mo ko ng verse mamaya na ang eternal life ay napuputol, no? So yan po ay malinaw, no? Hindi napuputol yung kaligtasan, no? Hindi naman ang tao ang naghawak sa kaligtasan eh. Oh. So, yun po, no? So, bilang mabilang negative, dapat mapatunayan mo, no, madibang mo ang stand na premise ko na ang one sheep is only sheep ay hindi biblical, no? So kanina yung Matthew mo, no, hindi 'yun. Okay. Okay, so diyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Ivan ng Baptist. At syempre, dako tayo sa second cross ng ating negative. 7 minutes ito, Brother Eugene ng Catholic. Your time start now, bro. Sige, salamat, Mr. Moderator. Yung una kong tanong, ganito. Yung sinabi niya, usas, one sip, always sip, ligtas na talaga. Ito ang tanong ko. Kapag ba ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, halimbawa, siya po ay nagnakaw. Pagkatapos ng nagnakaw, niripa niya yung isang babae na nakawa niya at pinatay niya. Siya po ba ligtas na rin? Kung totoo siyang sumampalataya kay Kristo, ligtas na. Pero according sa Bible, no? Ang totoong ligtas sa 2 Corinthians 5:20, therefore if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya mali yung paratang mo na once na ikaw ay ligtas na, pwede ka na. Next question. Next question. Halimbawa, ako, sumasampalataya ako sa Diyos. Sumasampalataya ako kay Kristo. I believe in Christ. I believe in God. I accept ko si Kristo. At ako po ay hindi nananatili sa Kanya. Umiwas, lumabas po ako. Ako po ba iligtas pa rin? Kung ikaw ay ligtas, no? Ikaw lang ang nakakalami. Pero
sabi mo kanya, ikaw ay sumampalataya, ikaw ay ligtas. So, doon pa lang, sinabi mo na ligtas, it means ligtas ka. Pero according sa 1 John chapter 2, verse 19, yung nawawala, it means ang Diyos na mismo nakakaalam na pag hindi ka nanatili, ay talagang hindi ka Diyos. Next question. Ito, tinanggap ko si Kristo, nagpabautismo pa nga ako sa iyo. O sabihin natin, nagpabautismo ako sa Baptist Church. Tinanggap ko si Kristo, I receive Christ, nagpabautismo ako kay Kristo. What if lumabas ako sa Baptist, Brad, at nag-Muslim ako? Ako po ba ay nananatiling ligtas pa rin? No. Kung ikaw ay nagpaalib ng Baptist o nagpabautismo ng Baptist, hindi ka ligtas. Kasi ang paraan para ang tao ang maligtas ay tumanggap ni Kristo bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa. No, siya dapat ay sumampalataya kay Kristo according sa Bible, no? Pero kung ikaw ay nagpamimbro ng simbahan, talagang hindi ka maligtas kasi hindi naman simbahan makapagligtas eh. Next question. Next question. Ito, kapag ako ay tinanggap ko si Kristo, ay receive Christ ha. Tinanggap ko talaga si Kristo. At nag-Muslim ko, ako po ba ay nananatiling ligtas? Kasi what's it, always it, eh. Sabi mo kanina, kung ikaw ay ligtas, so it means ligtas ka na. Sabi ng Bible, sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, ikaw ay ligtas pa rin. No? Kahit anong gawin mo, ang Holy Spirit ay hindi po yan nawawala kung ikaw ay ligtas. Pero according naman sa Bible, sa Acts chapter 2, verse 47, yung mga totoong ligtas ay ina-add sa church ni Jesus Christ. So, okay, next question. Ikaw, Pastor, sabi mo, ligtas ka na eh. Kapag ikaw po ay sumasampalataya at umano doon sa satanistang relihiyon, nagpapatuloy ba yung kaligtasan mo? No, ang sagot ko, pag ako ay ligtas na, hindi ako kailanman naanib sa maling aral. Bakit? Kasi, sabi ng Bible, no, kung ikaw ay totoong ligtas, si Jesus Christ na mismo ang mag-add sa iyo according sa Acts chapter 2 verse 47. No? So yan po ay malinaw na ang kaligtasan na tanggap ko ay hindi nawawala dahil hindi naman ako ang may hawak ng kaligtasan ko. Oh, next question. Ikaw, Pastor, ligtas ka na ba? Yes, ligtas na ako. Bakit? Dahil ako ay sumampalataya ni Kristo, tinanggap ko si Kristo bilang tagapagligtas sa aking kaluluwa at sabi ng Bible sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, ako ay mayroon at alam ko, no, na ako ay mayroon na nang buhay na walang hanggan. So yan po ay malinaw according sa Bible. Next question. Sabi doon sa pahayag kapitulo 21, versikulo 27, na wala pong kahit anong makasalanan ay makapunta sa langit, makapasok sa kaharian ng langit. Ang tanong ko sa'yo, sabi mo, ikaw ay ligtas. Wala ka na bang kasalanan sa iyong sarili? Sa aking sarili, sa harap ng Diyos, wala na. Okay, wala na. Dahil, sabi ng Bible, sa Hebrews 10 verse 17, under sins and iniquities will I remember no more. No? Ako ay binayaran na sa dugo ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo. No? So, ako po ay nakakasigurado. No? Ako next po question. Ay justified na according sa Romans. Next question. Okay. Sinabi mo kanina, wala ka na palang kasalanan dahil ligtas ka na. Sarap ng Diyos mismo ha, wala kang kasalanan. Ganito, premise, babasahin ko Biblia. Unang 1 chapter 1 verse 10. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita, aaminin mo ba na ikaw ay ginawa mo sinungaling ang Diyos dahil sinabi mong wala kang kasalanan sa harap ng Diyos? Aaminin mo ito, oo o hindi? Sabi ng Bible, mali. Bakit? Kasi sabi ng Bible, pag ikaw ay natanggap ng Jesus Christ sa kanyang harapan, no, sa kanyang harapan, ikaw ay pinangwalang sala na sa kanya. No? Sabi ng Bible sa 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write unto you. Next question, last question ko na lang to kasi sikas na lang. Oh. Sinabi kasi niya, wala na siyang kasalanan sa harap ng Diyos.
Ito sabi ni San Juan, oh, unang 1 chapter 1 verse 10, kung sinabi natin hindi tayo nagkasala, ginawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Aaminin ba niya na ginawa niya sinungaling ang Diyos sa harap ng mga viewers namin dito dahil pagsasabi niyang wala na siyang kasalanan, aaminin ba niya? Oo o hindi? Objection yun, mamudrito. Anong objection natin? Affirmative, bro. Sige. Ito po ang objection ko, no? Wait lang, lang. Kasuka-suka okay, okay. Naman eh. No, no side comment, bro, Eugene. Bro, Ivan, doon tayo sa... Dere sa tilid, bro. Nakaka-storya dere. Sige, sige, sige. Bro. Anong kasuka-suka naman na? Ano ba ito? Trapuhin na. Wait lang. Mute ka muna, sige, bro. Sige. Bro, Ivan, ano yung objection mo, bro? Paki-clarify po yung tanong niya kasi putol-putol po sa akin. Okay. Ito lang ganito. Clarification naman. Na, since 22 seconds po tayo. Sige, bro. Ito. Tinanong ko siya kung siya na may ligtas. Sabi niya, yes, ligtas na siya. At sabi ko, doon sa Biblia, wala pong makasalanang nakapasok sa langit. Siya po ba'y wala ng sala? Dahil sabi niya, ligtas na siya. Sabi niya, yes, wala na akong kasalanan sa harap ng Diyos mismo, ura. Sabi ko, dito sa Biblia ganito. Kung sinasabi natin hindi tayo ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ngayon, sinabi niya wala siyang kasalanan sa harap ng Diyos. Aaminin ba niya ngayon sa harap ng mga viewers namin dito na ginawa niya sinungaling ang Diyos dahil sa pag-angkin niyang wala siyang kasalanan? Oo o hindi? Aaminin ba niya? Brian, oo o hindi. Hindi ko aminin. Sige, bakit? Ba? Tuloy ba? Bakit? Kasi sabi sa Bible, sa 1 John chapter 2, verse 7, but if we walk in the light, as he in light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. So, yun, malinaw, na that time na tinanggap po si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, ay wala ka ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible sa Acts chapter 10:40, and lahat ng kasalanan mo ay, time na, bro. Time ay na, wala bro. Na. No? 7 minutes time, bro. So, dyan natatapos ang ating second cross ng negative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa dumadaming live viewers natin. At basa ka tayo ng konti ng... Moderator. Yes, ba? Moderator, pagbasa ka na muna ng comment. Sige. Magsishare muna ako, iihi muna ako sandali. Sige, ano? Sige. Shoutout dyan kay Ajab Traz, kahadlok ba dili na di ay ni sila i-judge sa Ginoo. So, nakakatakot daw dahil hindi na daw sila i-judge ng Diyos ayon sa Mateo 25 verse 1, sabi ni Ajab. And sabi ni Raymond Paktay, hahaha. Sabi ni Feb Fuentes, mali daw ang Bible. Sabi ni MJ Kaligid, hahaha, luka pa. Ano ba sa Tagalog yung luka pa? Parang nada pa. Ayan. So shoutout kay si Sugi Carl Kigna. Hindi ko alam to. At kay Louie, Pastor, oy, split na lang diha. Mag-split ka na lang daw, Pastor, sabi ni si Louie. Shoutout din kay GM Gonzaga, Saint Ivan Nakwa Ora Pro Nobes. Shoutout din kay Seven Angels. Ako pa ni mo, Pastor. Bawal ito na salita. Okay, dito tayo next kay David Jefferson. Magkakasala pa pero dili mawawala ang kaluwasan. So magkakasala pa pero hindi daw mawawala ang kaligtasan, sabi ni David Jefferson. Sabi ni Emmy Alfonso, buhay na buhay mag-debate si Bro Eugene, gandang makinig Tagalog eh. And shout out din kay Marlon Gonzaga, da tokan lagi. Parang ano ba sa Tagalog? Na-choke. Parang ganun sa English. Ayan. Shoutout din kay Sojikar. Nagsuka-suka na daw. Or nasusuka na daw. Ayan. Shoutout din kay Jerome Sirenio. Sabi niya, kita nyo papaano napahiya ang RCC. Nasirain ang OSAS. Pero walang nasira ang RCC. Hahaha. Ayan. Shoutout din kay Raya Moncada. Congrats, Bro Eugene. At kay Marlon A. Gonzaga.
putol-putol lagi makabungol di ay ang pangutana. Nakakabingi daw yung tanong, Bro Eugene. So, dako tayo sa ating rebuttal stage ng ating negative Brother Eugene ng Catholic. 10 minutes, bro. Your time start now. Rebuttal. Sige, salamat, Mr. Moderator. Okay. Yeah. Sa mga tanong ko na doon na siya naiipit eh. Pero okay lang. Now, sinabi niya, na kapag ganito, ligtas sa talaga tayo, usas eh. O biblical. Yun nga, yung, ibabalik ko talaga sa inyo ito. Saan ba ang verse sa Biblia? Sitas. Sinasabi ng mga apostol, usas. Sinabi ni Kristo, usas. Sinabi ng Diyos, usas. Wala. Sabi niya, ako mismo, wala na po akong kasalanan. Eh, ginawa mong tanga ang Diyos, ginawa mong sinungaling ang Diyos, ginawa mong uto-uto ang Diyos. Dahil mismo ang Biblia nagsabi sa 1 John chapter 1, verse 10. O ito, babasahin natin ito ulit. Para alam ng marami. Ayan o, may mga marami tayong nanonood. Shout out. Ayan o, babasahin natin ito ha. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya nga wala sa inyo ang salita ng Diyos dahil ginawa niyong uto-uto ang Diyos. Ginawa niyong sinungaling dahil kayo mismo nagkiklaim na wala na kayong kasalanan sa harap ng Diyos. Paano yan? Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Eh di mali pala yung sinabi mo na wala kang kasalanan dahil nung tinanong ko siya, aaminin mo ba sa lahat ng mga viewers natin ngayon na ikaw po'y ginawa niyong uto-uto ang Diyos dahil nagkangkin ka na wala kang kasalanan? O si? Yung usas yung panis eh. Wala, panis talaga yan. Sabi niya, mapuputol ba talaga ang eternal life? Hindi naman mapuputol yan, si Kristo yan eh. Oh, Christ is the eternal life. Christ is life. Siya po yung buhay. Diba? Paano may puputol yun? Ang tao nag-abil ng eternal life, yun nga tayo, nag-abil tayo, diba? So, paano paraan tayo nakabil? Through baptism. Mali yung sinasabi niya na hindi natin kailangan ang bautismo sa kaligtasan. Hindi pati ang bautismo sa kaligtasan. Paano naman yung sinabi ni San Pedro doon sa Acts chapter 2 verse 38 na sinabi niya ang sumasampalataya at nagabautismo, mabautismohan sa ngalan ng Panginoong Hesus Kristo. Mali pala si San Pedro. At mali pala si Kristo yung nagsasabi sa St. Mark chapter 16. Verse 16, ito sabi niya, hindi nabasahin itong si Pastor, di ko na lang tinatanong, dahil hindi naman topic namin itong ang bautismo ba ay kailangan sa kaligtasan. Hindi namin topic to, hindi ko na lang siya hinahabol doon. Pag hinahabol ko siya doon, ay wala. Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Si kailangan yung bautismo sa kaligtasan. Kaya huwag niyo sabihin na wala pong parte ang bautismo sa kaligtasan dahil mismo ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nagsabi. O ngayon, tinatanong ko, todo pa iwas eh. Kapag ikaw, halimbawa, ikaw, Pastor, sabi mo, ligtas ka na. Kapag ikaw po ay umiwas sa simbahan mong baptis, sumama ka sa satanisim na religion, ikaw po ba'y mananatiling ligtas ka rin? Sabi niya, ibang sagot niya. O, di ba? O sabi ko, itong mga tao na ito, naniniwala, tinatanggap na si Kristo. They receive Christ. In fact, they receive baptism. But what if sila po ay nagbigti? Dahil maraming problema. Oh, may mga, they have so many problem. Nagbigti siya. Di commit suicide. Maliligtas pa rin ba yung kaluluwa nila? Dahil ba sinasabi niyang usas is usas? Kaya nga marami sigurong krimen dahil sa panunuro niyo usas. Ah, okay lang siguro magnakaw dahil usas eh. Pansib, ulusib, ligtas kami. Yeah? Kaya siguro, dumadami. At saan kaya sa Biblia yan? Sinabi ni Kristo malinaw sa Biblia. Doon sa chapter 24, verse 13 ang banggit niya. Ito. Tingnan natin ha. Kung pasado ba'y usas nyo. Yes, tama naman yun. Aral demonyo usas eh. Dahil walang apostolis nagtuturo. Yan nga. Oh, verse 13, sinabi. Ito yung nakasaad sa Biblia. O yan, pasahin natin. Ngunit, ang nananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. So, kailangan talaga nating mananatili tayong tapat.
Kahit na nananampalataya na tayo kay Kristo, kahit tinanggap natin si Kristo, kapag tayo nananatili, eh, hindi tayo maliligtas. Useless eh. Kahit sasabihin mo pa, oh, iligtas na kami. Kapag hindi ka nananatili, lalong-lalo na sa kanyang simbahan na itinatag, ay, you're nothing. Kaya nga sinabi ni Kristo, hindi po maliligtas ang sino man na hindi mananatili. Hindi ibig sabihin noon na si Kristo'y nagpapako ng cross, niligtas niya tayo sa kasalanan, tinubos niya tayo sa kasalanan, binayaran niya lahat ng mga utang natin, tayo na po'y bayad hanggang sanggan. Diba? Tayo na po'y bayad na, ibig sabihin, di na tayo magkasala dahil bayad na tayo eh. Sige, mangungutang tayo ulit dahil bayad na tayo. Eh, huwag ganun. Pre, hindi ganun pre. Oh, di ba? See? Kasi yung usas ninyo, yun nga yung sinasabi ko, that is, wala, fiction. You know what is fiction, men? Ibig sabihin, halimbawa, sampu lang mga fiction, yun, usas. Ano pa? Spider-Man, wala namang Spider-Man, fiction stories yun. O, yung mga batan, hindi naman nag-exist yun, yung mga Taurus, yung mga, yung katawang tao na, yung kalahatis, kabayo, hindi naman nag-exist yun. Haka-haka lang yun. Eh, kagaya din yan ng usas eh. Hindi nag-exist, haka-haka lang yan. Kaya ang naniniwala sa usas, iuto-uto na rin. Dahil mismo, ginawa niyong uto-uto ang Diyos. Dahil kayo mismo, nag-declaim kayo na wala kayong kasalanan. Kailan tayo magkamit ng buhay na walang hanggan? Kapag tayo po ay namamatay at tayo na po'y tapos ha, sa paghuhukom. We are not God to claim that we are already saved. Because if you are going to claim that we are already saved, then that is sin of presumption. Claiming na ikaw po'y ligtas na kahit wala pang araw na paghukom. Paano naman yung sinabi na Biblia? Ha? Sa Hebrew chapter 9 verse 27 na kailangan mamamatay ang bawat isa at sa kasal huhukuman ng Diyos. Oo. Kailan kayo namatay at sinabi niyang ligtas ka na? Ah, sinabi ba ng Diyos sa'yo, ligtas ka na? Sinabi ba ng Diyos na itong ginawa akong pagpapako sa cross, forever na to sa inyong kaligtasan? Oh. Yung nga yung, Jesus, ako naman o. Oh. Yung nga yung sinasabi ko. Diba ang sabi ni Kristo sa parabol, I am, ako yung, babasahin natin ito. Yung paras, yung puno, diba? Sabi niya, ang mananatili at mamunga ay okay. Kapag hindi ka nananatili at wala kang bunga, ipuputulin ka at doon ka sa, yung tawag nito, lagat-lagat ang apoy, ikaw awa ka. Ha? So paano naman yung usas? Saan ba yung usas noon? Eh kung talagang sinasabi nating usas, eh wala, bakit sinabi pa ni Kristo? Ha? Diba, yung unang tanong ko eh, alin ba talagang totoong maliligtas? O pati nga si Kristo, ginawa niyo siguro sinungaling ano? O, nagtanong pa nga siya sa akin eh, ano ba yung, kaya yung nasa St. Matthew chapter 7, verse 21 to 22, yung 21, yung sumunod sa kalooban ng take note ha, iniligtas. Hindi po naliligtas na. Ha? Oh. At saka yung 22, yan yung mga bulaan, yan yung mga nagdala ko noon ng pangalan kako ni Hesus Kristo. Nagpapalayas pa ng demonyo, gumawa pa ng mga kababalaghan, gumawa pa ng mga himala. Ayan nga. Yung nga yung nabanggit doon sa mga comment section doon sa post Facebook, yung viral, si Pastor Kik. Oh, si Pastor Kik, di ba? O yun yun. Kasali na siguro kayo noon dahil nagdala kayo ng pangalan ni Kristo na hindi naman kayo tunay na kasama ni Kristo at hindi naman kayo tunay na kasapi ni Kristo sa kanyang samahan, sa kanyang fellowship. Iba yung sa inyo eh. Baptist kayo. Siya ba founder ng Baptist? Ang original yan, no? Word of Manakan Book of Fact. Si John Smith talaga yung founder niyo, hindi si Jesus Kristo. So paano kasali kayo sa once saved, always saved? Kung mayroon man. Wala. Kung mayroon na, hindi kayo kasali. Wala talagang, wala yun eh. Ayan o, Baptist, origin, John Smith, 1609. Di ba? At saka ano yung doctrines nila? No creed. Ikaw awa. That's why yung usas ninyo, I don't know kung saang aral na yan, kung kaninong aral yan.
Baka ibang Kristo nagtuturo sa inyo yan dahil ang original na Kristo binanggit sa Biblia, walang aral na usas. Kasi yung mga, pati yung mga apostles, wala po silang turong usas. Yun nga, nagtataka ko hanggang ngayon kung saan niya nakukuha yung usas na yan. Sinong nagturo sa inyo ng usas na yan? Wala na akong tayo. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. God bless. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. By the way, sa mga bagong pasok natin sa ating live, kung bago lang kayo nakikinig, ang pinag-usapan nila ngayon ay patungkol sa OSAS. At syempre, ang ating affirmative dyan, yung Baptist, yung magtatanong ngayon ng 7 minutes. At ang negative naman, yung magsasagot yung ating Catholic, si Eugene. So bro, Ivan, 7 minutes para sa'yo bro. Your time start now. Tanong bro. Time stop muna. Bro Ivan, nakamute ka ata bro. Bro Ivan. Hello. Yan. Okay na. 7 minutes okay, bro. Tanong ko. Pasok mo yung tanong. Okay. Ito ang unang tanong ko. Tama ba si Kristo sa kanyang sinabi sa John chapter 10 verse 27 and 28 o sinungaling si Kristo? Tama o sinungaling si Kristo? Hindi ko naman sasabihin sa iyo na tama at hindi ko naman sasagutin sa iyo na nagkamali si Kristo. Time stop muna bro Eugene. Wait lang bro. Bro Ivan, ano yung objection mo muna bro? Pagsagot ko kasi may kategori. Tama o sinungaling. Okay, tama ba daw o sinungaling bro Eugene? Yan yung pagpipilian mo bro. Either sumagot ka bro, kung si Kristo magpaliwanag agad or mag-counter object muna. Saan yung gagawin mo? Nasagutin ko lang, hindi naman nagkamali si Kristo. Oh. Nasagutin tanong nga, hindi nagkamali si Kristo dahil si Kristo po ang nagsabi nun. Okay, ito. Kung hindi naman nagkamali si Kristo, so it means totoo po ang eternal, no? Yung one ship is received, eternal security ay hindi nawala. Mali. Yes or no? Yes or no, bro? No, mali yung sinasabi mo dahil doon sa binanggit mong sitas, walang mababasang usas. In fact, kung sinasabi ni Kristo na magkaroon ng eternal life, siya po yung eternal life. Di ba? Ang yung magkaroon ng eternal life, yung nag-avail po ng eternal life. Paano kayo magkaroon ng eternal life? Ni mismo ikaw nagsabi, hindi po parte ang bautismo sa kaligtasan. Next question. O next question. According sa John chapter 10 verse 28, sino yung name? Si Kristo or yung sumampalataya kay Kristo? Yung mga sumasampalataya ni Kristo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun nga, kapag yung buhay na walang hanggan ay kung mananatili ka ni Kristo, hanggang sa kamatayan mo, ikaw po'y loyal, makatanggap ka nun at wala kang kasalanang ginawa. Pero kapag ikaw po ay lumabas sa kasamahan, lumabas sa samahan ni Kristo, Wala. Saan sa talata sa Biblia sa New Testament na pag ikaw ay lumabas nawawala ang kaligtasan or naiwawala ang kaligtasan? Oh, ayan, saan sa talata? Ayan no, babasahin ko. Naganap siya ng talata ito, babasahin ko. St. Matthew chapter 24 verse 13, binasa ko ito kanina. Babasahin ko ulit ito, sabi ni Kristo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayan o, klaro po. Sinabi ni Kristo, kapag mananatili ka, makatanggap ka, maliligtas ka. Next question. Ano po ang last days dyan? Ngayon o future? Ngayon o future? Pagkiulit ang tanong, pagkiulit. Time stop muna. Okay, ulit daw yung tanong. Okay, according sa sitas na ginamit mo, yung last days dyan, yan ba ay future? Yes or no? Future ba daw yan? Yes or no? Ba? Yan ba ay? Future. Yung yes last days no? Yan ba ay? Future. Yes or no? Future po yung sinabi ni Kristo. Sabi niya, yes. Ang mananati hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas nga. Until in the end. So, alimbawa, nanatili ka ngayon in the present. Kapag ay ngayon ka lang nananatili, pagkabukas wala ka na, sumama ka na sa satanista, wala ka. O next question. Next question. Wakas po ba ng ating buhay o
Wakas ng mundo. Hindi wakas ng mundo, bro. Wala sinabi si Kristo ng wakas ng mundo. Ang sabi lang niya, ang mananatili, ibig sabihin ng mananatili sa kanya. Stop. So ganito, bro Eugene. At talagang either pumili ka na doon, bro, wakas ba daw ng mundo or wakas ng buhay? Kung wala ka doon mapili, bro, pwede ka namang magpaliwanag agad. Pero nire-require ka niya na pumili doon sa categorical, bro. So, okay, ganito. So sasagutin ko na lang yan. 10 seconds. Wala akong mapili dahil... wala akong mapili dahil yung tanong niya, wala namang binanggit si Kristo hanggang sa wakas ng mundo o hanggang sa wakas ng buhay. Wala. Next question. So ngayon, ano ang ibig mo sabihin na ikaw ay magtitiis hanggang sa wakas? Ikaw po, ay hanggang kamatayan mo itinitiis siya ni Kristo at nananatili ka sa loob niyang kanyang simbahan, ikaw maliligtas. Kung halimbawa ay naabutan ka ng araw ng paghukom, nananatili ka kay Kristo, ay okay, walang problema. Ikaw po'y maliligtas. Pero sinabi mo usas, walang usas, pre. Hoy, next question. Meron ka bang nababasa word for word na ang kaligtasan ay nawawala sa New Testament? Yes or no? Ano? Mayroon ba akong nababasa na ang kaligtasan ay nawawala? Sa New Testament, word for word, yes or no? Yes, ayan o. Yung binasa ko nga, itong mga taong nananatili, ligtas na sana ito kasi nananatili sila, tinubos, di ba? O meron na, yes ko, yes yung tanong ko. O, meron ko mabasa. Nananatili na sana. Okay, salamat. Okay. Wait lang bro. Ito yung tanong ko ulit. Bro Ivan, wait lang bro. 20 seconds yan bro. Tapos hindi pa ako nagsaba sa salita kasi hindi pa siya time ba. So, iano ko muna yung si Eugene bro dahil na-interrupt siya dun sa sagot niya. Doon sa yes. So pasok mo yung sagot mo muna, bro Eugene. Yung sagot ko, mayroon ba siyang mayroon ba akong ipakita na yung ligtas ay nawawala ito? Itong nananampalataya sana, ligtas na sana ito. Pero kapag ikaw po ay hindi nananatili, wala. Si Kristo'y nagsabi, hindi ka maliligtas. Next question. Next question, bro. Ito yung tanong ko. Saan mababasa sa New Testament word for word na ang kaligtasan ay nawawala? Meron ka bang nababasa or wala? Ayan o. Meron o wala? Yan ang binasa ko. St. Matthew chapter 24 verse 13. Pakibasa po. Word for word. Pakibasa po. Word for word. Word for word. Wait lang. Time stop. Bro Eugene, wait lang ha. Kasi nag-uusap kayo eh. Nagsasagutan kayo. Ang ano natin dito, merong magtatanong, magsasagot naman ng 20 seconds unless sabihin ko na next question, tapos na yung time niya. So, huwag kayong mag-rapid question, tapos yung kabila din, sagot lang ng sagot. So, ganito, pakiulit mo na yung previous na tanong mo, bro Ivan, yung kanina, okay. Tapos sasagutin ng 20 seconds, bro, ha? Hintayin mo yung hudyat ko unless meron kang objection. So, bro Ivan, pakiulit, bro. Saan sa Biblia, sa New Testament, nawawala ang kaligtasan word for word? Pasok. Meron ka bang nababasa? Word for word. Hindi mababasa word for word na sinabi ni Kristo. Nawawala ang kaligtasan. Pero mayroon kang mauunawaan dahil doon sa pag-understanding ng Biblia, may dalawa tayo. Yung sinasabing explicit or implicit. Kung naghahanap ka ng word for word, mas lalong walang word for word usas. Pahanapin mo sa Biblia. Ayan o. Sinabi ni Kristo. Next question. Next question. Okay. Tama ba ang Diyos sa Isaiah 51, chapter 51, verse 6 to 8, na ang sumamplataya ay mananatili? Tama si Kristo o sinungaling si Kristo? Sa Isaiah? Clarification na Isaiah? Yes. Time stop. Isaiah 51. Okay, tama ba si... Time stop. Objection. Sige bro Eugene, i-ano mo muna yung... Parang objection, clarification yan o ini pa yan. Ano yan bro? Objection ko, ganito. Paano ba nagiging Kristo yung Isaias? Wala pa lang Kristo doon na... Okay, anong clarification mo? Paano ba naging Kristo? Hindi, wag kang magtanong bro. Ganito bro, mag-clarify ka na lang sa kabila. Sagot po. Hindi. Walang. Baliktad bro. Ang clarification ko, bro. Clarification lang ano. Wait lang ha.
So kasi parang nagtatanong si Eugene tapos ikaw naman bro Ivan, pare baliktad siya bro ba. So ibalik natin ulit si Eugene magka-clarify para doon sa magtatanong si Ivan tapos sasagot si Eugene, ganyan yan. So bro Eugene, ano yung clarification mo doon sa nagtatanong na si Ivan bro? Yung clarification, paano nagiging Kristo itong Isaya ni wala pa ngang Kristong nagkatawang tao noon? Okay, parang rhetorical question no. Bro Bro, Ivan, magre-retain ka sa yung question bro, para sagutin ni Eugene. Okay, ulitin ko. Sige. Bro, tama Eugene, ba ang paki Diyos? Ano lang bro ha? Tama ba ang Diyos sa Isaiah? Sige. 51, verse 6 to 8, na ang sumamataya ay mananatili. Tama ba ang Diyos o sinungaling ang Diyos? Okay, so ulit kung bro Eugene. Ang tatanungin mo. Tama ba daw bro or mali? Categorical. Yes, tama ang Diyos. Yes ha. Yes, Percent. Tama ang Diyos. Sa mga sumasampalataya. O sa mga sumasampalataya, kung mananatili ka, kapag hindi ka nananatili, wala 'yon, useless 'yon. Si Kristo ay nagsabi sa Biblia, kapag ikaw ay hindi nananatili, ay wala, hindi ka maliligtas. O as mag-usas. Paano yung usas niyo? Si Kristo na ang Next question. Binasak na usas niyo. Next question. Next. Last 1 minute. According sa Ephesians chapter 2 verse 8, yan ba ay mga buhay buhay pa o patay na? Yung sa Ephesians chapter 2 verse 8. Pakisagot po. Oh, yan po ay yung pag sinabi nating categorical mo. Yan po ay mga buhay yung okay. Sumasampalataya. Okay. Pero take note, nasa verse 10, nakaakibat yan ng gawa. Hindi po sumasampalataya ka lang. Nagkaakibat yan ng gawa. Hindi mo binasa verse 10 eh. O yun sa mga buhay. Pero yung mga buhay na yan, kapag sila ay hindi nananatili pa rin, useless. Next question. O next. Okay. May katiyakan ba sa kaligtasan? Tama ba si John? Sa 1 John 5:11-13, tama ba si John or sinungaling si John? Tama si Juan dahil sinabi niya, may katiyakan ang kaligtasan doon sa mga tao na nananatili. Time. Kapag ikaw ay hindi nananatili, wala, useless. Time na, 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal stage natin at dako tayo sa final conclusion natin. Siyempre, mauna dito ang ating negative. 5 minutes ito, Brother Eugene ng Catholic. Bilang negative sa topic na osas, bro, your time start now, bro. Maraming salamat, Mr. Moderator, Mr. Sa lahat ng mga kuha na, sa lahat ng mga 51 viewers natin dito, may 52 na. Maraming salamat po sa inyo. At kaya Sir Ivan, maraming salamat po sa inyo sir sa pagharap ninyo sa debating ito sir. Tama naman si Juan na ang kaligtasan. Sa tama naman 'yun. Wala namang apostolos ni Kristo nagsinungaling, tama 'yun. Doon sa mga tao na gustong mag-avail ng kaligtasan, kung kayo po ay nananatili, tayo po ay nananatili. Makakamta natin yan pag tayo po'y namamatay dahil sa Diyos po yung hukom. Hindi po si pastor ang may hukom. Si Diyos po. Ang Diyos po yung judge. Siya po yung huwes sa lahat. Paano ba naman kasi itong mga pastor nagsasabing, ligtas na kayo kapag kayo po ay nananampalataya ni Kristo, walang problema. Kung tatanggapin niyo si Kristo. Pero hindi, ibig sabihin na kapag tinanggap niyo si Kristo, forever na yan. Ha? Hindi ibig sabihin, halimbawa, tinanggap po si Kristo, forever na sana. Kung ikaw ay seryoso, ikaw ay mananatiling tapat. Halimbawa, yun nga yung example ko, kapag ikaw po ay sumasama sa tinatawag nating atiyesta, dahil ikaw po ay na-impluensya, ay walang Diyos. Oh, paano yan? Ikaw po ba mananatili pa rin ligtas dahil tinanggap po si Kristo, nagpabautismo ka na? What if ikaw ay sumama sa satanism na relihiyon? O nag-attend ka pa ng parada doon sa kanila. Oh, ibig bagang sabihin ay ligtas ka na rin. Mali po. Naghanap siya saan mababasa sa Biblia ang kaligtasan ay mapuputol. Ayan o, sinabi ni Kristo.
Doong mga na, noong yaong mga nag sumasampalataya, yun yung mga tao sana na maliligtas, hindi po ligtas, iba yung ligtas at iba yung maliligtas. Eh yung hirap kasi sa inyo eh. Pinapariho nyo. Iba yung maliligtas at iba yung naliligtas na. Kapag sinabi natin naliligtas na, ikaw po'y nasa langit na. Hanggat nandito pa tayo sa mundong ito, magkakamit pa rin tayo ng kasalanan. Yan nga yung rito ng misa sa simbahang Katolika, sa Bisayan term, nakasala may sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. That's why. Nagakumpisal kami sa Diyos kamahan, makagaay kantos. Ha? Oh. Kaya nga, nagkasala tayo. So anong gagawin natin? Dahil nagkasala, paano ma-avail natin ulit yung salvation? Dahil yung ginawa ni Kristo, redemption yun. Yung sa krus nagpapako siya, redemption, tayo'y tinubos. Anong gagawin? Kapag para makamit natin yung salvation ulit, dahil tayo po'y naputol yung relasyon natin sa Diyos na dahil sa ating kasalanan, dahil hindi po tayo tatanggapin ng langit kapag tayo po ay may kunting kitiking na dungis. Yan po yung banggit to sa Revelation 21:27. So anong gawin? Dahil tayo po'y nabautismohan na. Oh, kasi yung bautismo, once in a lifetime lang yan matatanggap ng tao. Ay di nag-avail si Kristo ng confession, yeah, magkumpisal ka sa mga kasalanan mo. Ay, nihirap sa'yo, wala kayong confession, problema nyo na yan. Oh, sang usas, natatapos na lang ang debating ito. Naglatag ba kayo ng sitas? Nangaral ang mga apostoles, once save, always save. Meron bang ipinangaral ang ating Panginoong Hesus Kristo, once save, always save. Wala, di ba? I have many version of the Bible at my back. Wala akong nababasa kahit isang version ng Biblia ko. Kahit pa ipapasok natin sa buong utak natin dito, walang version sa Biblia nagsasabi, once save, always save. Doktrina lang yan. Haka-haka lang po yan sa pangunawa ng ating mahal na kapatid na si Ivan. Haka-haka nyo lang yan. E nga, babalik ko lang sa iyo. Fiction stories po yan. Legend po yan. Yung maniniwala yung sa inyo. Kahit ka siguro, yung mga kinder, di maniniwala. Ha? Nahihirapan siguro tanggapin yung usas nyo. Kahit nga ako eh. Oh. Nahihirapan. Wala. Di ba? So next time, huwag kayong maniniwala. Sabi pa nga nyo eh, huwag dagdagan ang nakasulat sa Biblia. Huwag din kunan. Oh. Huwag kuhaan, magdagdagan. Sabi pa nga ni San Juan yan, di ba? Doon sa Revelasyon. Eh bakit nagdagdag kayo? Wala naman sa Biblia usas. Oy, wala na tayong oras. Hanggang sa susunod muli. Maraming salamat kay Pastor Ivan na nakuha at saka sa ating moderator. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Okay, so syempre dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan sa usas. Brother Ivan ng Baptist, your time start now, bro. Okay, magandang gabi. So, yan po mga kaibigan, ate pong nalalaman na siya po ay lumabas sa topic about sa one ship is all saved. No? Inamin naman niya na ang tigtasan ay hindi talaga makikita word for word sa Bible. No? Hindi talaga makikita word for word sa Bible. Kaya kanina, hinanapan niya ako ng word for word na usas. Pero noong binalik ko ang tanong sa kanya, hindi rin niya mababasa. Kasi verbatim nga. No? Pero, pag gagamit natin common sense, ibig sabihin na unanawaan natin. So, kanina, ang tanong ko sa kanya kanina, na ang Diyos ba ay sinungaling? No? Na ang tunay na lingkod ay mananatili. Sabi niya, hindi raw sinungaling. So, yes, inamin mo naman. Ibig sabihin, yung kaligtasan ay hindi talaga na iwawala. No? So, yung tindig ko, sa first stand at sa second stand ay talagang hindi nagigiba, no? Kasi yung pagkaanak ng Diyos ay hindi maging anak ng diablo. Never po ang anak ng Diyos ay maging anak ng diablo. Ikalawa, yan po ay hindi malilipol according sa John chapter 10 verse 7-28. Eternal life nga eh. May eternal life bang napuputol, no?
So, kung gagamitan mo ng common sense, hindi talaga yan napuputol. So, yung eternal life, no? Ang once saved, saved na, ligtas na, at hindi na kailanman malilipol. Yun ang ibig sabihin kong ligtas, saved. No? Kasi sa inyo, hindi talaga naunawaan eh. First pa lang na tanong mo, hindi mo naunawaan. Kasi gusto mong ipamalaki na doon kami nakafocus sa usas para kami ay maligtas. No. Saved na yun. Once saved is always saved. Saved na nga eh. Ligtas na yan. Sabi niya kanina, pag namatay, dyan pa lang bibigyan ng kaligtasan. Saan naman sa Biblia yun? No, hindi. Sabi ng Bible, 2 Corinthians, now is the day of salvation. Ngayon nga, habang buhay tayo. Ang tanong ko kanina, si Jan ba ay sinungaling? Siyan ba ay nagkakamali? Sabi niya, hindi naman. O, so ibig sabihin, sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, mabuhay pa yan eh. No, malinaw ang talata na hindi talaga niya nagasgasan. Eh, napupunta siya sa Riot Church, eh, napupunta siya sa bautismo eh. No? Eh, ang topic naman natin, one save, ligtas na. Hindi yung maliligtas pa lang. No? So, yan po. So, again, yung mga viewers, balikan mo ang, babalikan ninyo yung video, hindi talaga naputol. So now, last 2 minutes, kung gusto nyo maligtas na hindi punta ang inyong kaluluwa sa dagat-dagat ng apoy, tanggapin mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. No, hindi po ating simbahan, hindi po bautismo, hindi po pagmembro sa simbahan para ikaw ay maligtas. Sabi ng Bible, sa Romans 10:13, and whosoever was not found, called upon the name of the Lord shall be saved. Tanggapin mo now si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa. So mga viewers, gagawa po tayo ng sinner's prayer, tanggapin mo si Christ ngayon sa while na ikaw ay buhay, according sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Okay? So tanggapin mo si Christ bilang tagapagligtas, Brother Regine, no? Tanggapin mo si Christ ngayon bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa para ikaw ay hindi mapahamak sa impyerno. Okay, sunod ka lang, no? Panginoong Diyos, salamat sa iyong salita na ako ay makasalanan. Ikaw ay aking tatanggap bilang tagapagligtas sa aking kaluluwa. Salamat sa kaligtasan ng aking tanggap. In Christ name I pray. Amen. So, yan. Pag ikaw ay tumanggap, Brother Eugene, congratulations at sa mga viewers. No? So, yan po, malinaw na ang one sip is only sip ay hindi talaga nawawala. Hindi talaga naiwawala. Kasi ang eternal life, yan yun ang salvation. Hindi nawawala. Kasi hindi malilipol, no? Hindi mapahamak, at lalong-lalo na hindi sinungaling. Mananatili talaga. So yung sabi mo kanina na pag nag-backslide, sabi ng Bible sa 1 John chapter 2 verse 19 eh, malinaw, malinaw. At kung ikaw naman ay sabi na assumption lang eh, bintang lang yan eh, pagligtas na, mangrape ka na, mali po ang tanong. Ang tanong dapat yan, ligtas ba yan? Kasi ang totoong ligtas mga kaibigan ay nagbubunga yan ng kabutihan, no? Yung Ephesians chapter 2 verse 10, yan po ay applicable sa mga totoong usas, no? Sa Philippians chapter 2 verse 12, work out nga eh. Pinakita mo na ikaw ay totoong ligtas. So yan po, maraming salamat. Okay, so diyan natatapos ang ating debate between Baptist and Catholic sa katauhan ni Ivan at saka ni Eugene. At bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga live viewers, sa ating mga live participant, at makakapanood pa nito for sure ma-upload ito sa mga YouTube ninyo at dito din. So unahin na natin si Bro Ivan, purong pasasalamat, walang rebuttal na at kasi tapos na yung debate ninyo. So Bro Ivan, pasalamat bro. Okay, magandang gabi, maraming salamat sa privilege na ako po ay magkapagbagi sa salita ng Diyos about salvation. Brother Russia, maraming salamat sa napagamagiting na moderator, at Brother Eugene, salamat, no? So I hope ikaw ay tumanggap na ni Kristo bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa para malalaman mo talaga kung ano ang ibig sabihin ng save. So paki-visit po sa aking page, ang ating buhay ay temporary. So yan lang po. Shout out po sa lahat ng mga Bible Baptist at sa mga defender. At sa aking girlfriend naman na si Jolina Calabroso, shout out po sa aking girlfriend. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Okay. Shout out sa inyong lahat. At syempre, no rebuttal na ito, bro. Pasalamat lang, bro. Eugene.
Okay, maraming salamat sa ating 42 viewers ngayong gabi at sa lahat ng mga sumusunod sa live natin at pupuyat no, sa gabing ito. At salamat din sa ating katunggali na ito si Pastor Ivan Nakwa na siya po ay hinaharap talaga na ang mga hamon natin sa public online debate. Ano? Salamat sa inyo Mr. Moderator at sa iyong page sa Rasha TV. Nawa po lahat ng mga viewers natin dito, ano, tulungan po natin itong page na ito, paki-like and share at paki-follow na rin. Meron po akong page pero hindi ko na pinopromote. Meron po akong YouTube channel pero hindi ko rin yan pinopromote dahil lang ang sa akin nga lang, ayaw ko na kasi na magkaroon tayo ng kwan ng sahod sa YouTube gamit yung Word of God. Pangit naman yun. Para sa akin lang ano, at saka mayroon akong live doon sa Facebook timeline ko lang ano, sa personal account ko yung mga live ko, paki-follow na lang. Maraming salamat at magandang gabi. God bless, mag-ingat po tayong lahat. Okay, at Rasha TV, gusto din mapasalamat sa lahat ng ating sponsor at lalong-lalo na itong nasa live at live participant din, natin nandito sa Rocky Tulog ng Seventh Day Adventist, si Rene Santos ng End Time Church ba si Rene? Si Johnny Kapangpangan ng Seventh Day Adventist, si David Jefferson Kalumpag ng Baptist, si Oswaldo Seyes, si Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist, si Noel Perfecto ng Catholic at si Roel Tio ng Catholic. At kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin directly at pwede nating schedule or maghamon kayo sa inyong mga speaker ngayon, pwede kayo maghamon kay Brother Ivan, lagi-lagi yan. Isang magaling na debater ng Baptist. At syempre, ito din si Brother Eugene sa Catholic. Pwede kayong mag-PM sa kanya sa any hamon. So, yun. This is Admin Rasha ng Rasha TV. And we're out. Na 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 na